one a lane kapag meron kong pinipiling Paquito. Yeah. And also, especially on the hands of Smart Omega, we will see a very difficult or very challenging lane sa side ng, ng Blacklist International, especially up against this Paquito here. But I saw a Lancelot as well for Smart Omega. What do you think this hero can par against Benedetta sa Blacklist International? Well, yeah, but then at the same time, the Lancelot dito para kay KLBJ, most likely dun mapupunta yan. Has to watch out for a lot of potential crowd control. Of course, coming in from the Cho, which is something na hindi natin masyado nakikita na pinipick up ng Blacklist International. So this is a new thing. For Blacklist, I'm seeing a Cho here. I'm seeing a Benedetta. Yeah, typical picks. But now we're also seeing the Kagura. Something that hindi natin din masyado nakita on the side of Blacklist International na ginagamit nila. So, nagpapakita na dito ng Blacklist ng medyo bagong timpla. Omega now with the last two picks. They pick up the Barrats. They also pick up the Claude. So, it seems like yung Claude nito, mapupunta kay Kelra. Barrats and Paquito though, parang para sa akin sila yung pwede mag-shift ng role. Pwede either XP or sa Rome. Yes, and also give it the fact na maganda ang pick up ng Barrats up against the Benedetta. Kasi alam naman natin na kapag si Benedetta nagwala na, again, yung mobility niya, they can counter it with the Donna's Welcome. So, yun opportunity for them to hold it up and also control this Benedetta. And also, so get that Kagura kung sakali. Mukhang naging excited ka nung nakita natin yung X-Borg ng Blacklist International. The X-Borg jungle. Jungle to, man. The jungle X-Borg na ever since, like, I think it's been close to 3 to 4 weeks na recently parang dami nagsasabi, bakit may nag-X-Borg sa jungle? Ba't ang lakas ng X-Borg sa jungle? Sabi ko lang dito, War Axe Immortality, okay na yung X-Borg jungle na yan. Bakit kaya? Pati sa akin nakikita ko yung double true damage niya. Sa yung kasi 'di ba merong true damage from retribution, meron ding true damage coming from the fire missiles kapag nag-overheat na yung kalaban, yung bar na nasa gilid. So mas mabilis siya makakuha ng objective. Ang tingin ko lang disadvantage dito is kapag tumagal yung laro. So I think that's the reason why they had that Benedetta para mag-apply agad ng pressure sa ibang lane. And that's it for Blacklist International. At ito na nga, game number 1, best of 5 series sa Battle of Legends between Omega and Blacklist. Parang napanood ko na ko. Here we go again. Invade kaga dito ang Blacklist International onto the purple buff. Mahirapan dito si KLVJ. Tignan natin kung sino makaka-retry dito. Unaan dito sa retry. First purple buff steal. Saan mapupunta? Nakuha dito ni Wise ang purple buff ni KLVJ. Ang laking advantage kagad ng Blacklist International. As you can see, once na nag-overheat kagad yung purple buff, mas mabilis na na makakuha or matitake or mai-steal yung purple buff na side ng Omega. So medyo alanganin dito si KLVJ. Kailangan niya mag-play safe kasi mahirap naman na kapag walang purple buff ang Lancelot, hindi siya makakapag-spam ng kanyang skills. But look at Blacklist International. Oheb cutting out the lanes sa bottom lane. Yeah, Oheb now gonna be rocking that show. Hindi natin yan masyado nakita last time around. E ngayon sa Blacklist, ha, si Haji nga napunta doon sa mid lane. Top lane naman, First Blood ay napunta dito para sa Omega. Napitas nila si Edward on the Benedetta. Ang ganda nung pagkakaaraw and merong laman na ano yun, merong laman na abyssal trap yung arrow niya kanina. Oh. And that gave them an opportunity for them to kill Edward. Since glass cannon type itong si Benedetta, mas abilis siya makakuha ng combo at nandun din si Renjo on top of that. So the first capability ng Omega, especially in this early game, is really strong. So yun yung ginagawa ng Omega ngayon. Apply pressure, play aggressively, at yun din yung role ni Chaco dito, playing as a Selena role. Oo. Oh, dito naman sa mid lane, mukhang magkakakita ang dalawang teams natin. Haji na sidestep yung Abyssal Arrow. Blacklist International, wala pa magkocommit sa kanila para sa laban na to. And interestingly enough, nakita natin dito si Ito Max gumagamit ng Barat. Si Chac nung gumagamit ng Selena. Usually, it's the other way around, nakita natin. And now, Blacklist International are gonna be starting off the turtle. Sino mauuna kaya dito? Omega. Si KLVJ malapit. Susubukan niya muna at kunin yung purple buff niya at hindi na iko-contest dito ng Omega ang turtle kontra sa Blacklist. KLVJ ma-invaden naman dito. Ito Max really low. Mahirapan nata sila dito makukuha. And from the get-go, agresibong agresibo ang Blacklist International. Wise decision sa Blacklist International. After nila makukuha, alam nila na kukuha ng purple buff dito sa KLVJ. So they took the advantage na kunin muna natin yung turtle and then magbabox out yung rest ng Blacklist International. Hindi nila pinatapos si KLVJ na kunin yung purple buff at sila naman yung kukuha. So ang daming objective na nakokontrol ng Blacklist International as early as 2
minutes 50 seconds. So ang ginagawa nila is control Kiel VJ as early as possible habang sila naman yung nagdo-dominate ng map. As you can see, look at the minimap, upper left hand corner, apat na members ng Blacklist International sumusugot at nag-i-invade kay Kiel VJ. Wala pang level 4 dito si Kiel VJ. Agresibo talaga ang Blacklist International. Haji, I think we can still call him Mr. KDA. But now, Blacklist International lumalaban dito, Renjo and Chapto. Iwasan nila yung laban na yan dahil alam nila sobrang behind sila sa gold early on. 1,000. Wala pang level 4 dito si Kiel VJ dahil nga sa invade na ginagawa ng Blacklist International. Wow, kahit si Edward cutting the lanes, alam nila, ginagawa nila, okay, sige, pumunta kayo sa top lane since ang, hindi, wala kayong gaanong pang-catch para kay Edward with his mobility. So, yun yung ina-abuse niya. So, Edward just pulling the attention from Omega while applying pressure sa bottom lane. Kelra! Grabe yung sidestep ginawa dun ni Kelra. Nag-flicker jit kundo dun si Oheb. Pero, nakapag-BMI out din si Kelra dito. Oh My Venus versus Jacknew. Jacknew dashing out. Here comes Wise. Level 7 na yung expo. Ooh. Level 4 pa yung Lancelot. Ito mas forced to use the flicker para makatakas siya, para maiwasan yung damage. And nakita natin dito ang epekto ng isang X-Borg core sa isang lineup. Oh My Venus, mukhang mahuhuli. Thorn throws, kinaya niya. But that is the flicker out for Oh My Venus. Nakatakas siya doon. Napagandang initiation from Etomax. Nginert doon si Wise. Wise, wala na Fraga Armored. Kailangan na niya umalis dito. Blacklist, tutulungan siya. Pero napitas siya ni Renjo. That's the X-Borg down. Here comes the counterplay by Omega. Haji nahabol. Chakto looks like kulang siya sa damage right now para mahuli doon si Haji. Haji able to get away. Nice attempt from Blacklist International to steal the purple buff away. Pero ready na ang Omega. Okay, hindi natin pagbibigyan ng pagkakataon doon Blacklist International to steal the purple buff. Pero hindi rin siya, hindi si Kiel VJ na nakakuha. So that's another opportunity missed by Smart Omega. Pero nakakuha sila, na-steal nila, or rather na-prevent nila yung power spike na binibigay nitong core X-Borg. And also at the same time, nakakuha na siya ng kanyang PDF shoes along with the War Axe. So mas mabilis talaga yung transition nitong Blacklist International moving forward, moving towards the mid-game. At talking about War Axe, nakuha na rin ni Edward yung kanyang sariling War Axe. Yeah, one of the newest items na dinagdag dito sa MLBB. It was really well with that Benedetta kasi as long as the fight goes, alam natin dami pwedeng iwasan na damage ang isang Benedetta. So habang humahaba at tumatagal yung isang teamfight, tumataas din yung stacks na nakukuha niya from the War Axe. So far, 5 minutes and 30 seconds in to the Battle of Legends game number 1. In the lead dito ang Blacklist International. Nakukuha sila ng first kill nila, surprisingly enough, sa laro na to. Before that, lahat ng lead nakukuha ng Blacklist International dahil sa turtle, dahil sa mga objectives. At na naman! Na naman! Agawan dito ng Blacklist International si KLVJ ng isang buff. Si Itomax, kailangan na doon si Wise with a detonus. Welcome, Itomax. Masyado masakit ang damage ng isang X-Borg. Tignan mo ang laki ng bawas kay Kiel VJ, the level 6 Last Lovers, the level 9 X-Borg. Jack na ginamit yung Abyssal Arrow para subukan niya makuha yung purple buff. Pero na naman, Blacklist International makukuha. That's gonna be Wise moving forward with the fire missiles. Last Insanity! Uy! Masyado malayo pero nahuli pa rin ng fire missiles doon si Jacknew. Meanwhile, the bottom lane, Edward, susubukan niya sa Yawan to pero mahuli din siya ng Omega. Ang ganda ng placement ng Blacklist International. Alam nila na okay, wala nang pupuntahan dito si Jacknew na gamit yung kanyang flicker to get out of the way. Pero nandun pa rin si Oh My Venus to cut the path of Jacknew sa may top lane. And also bottom lane naman kanina si Edward, medyo na stock up siya dun sa may bottom lane, na sandwich siya in between the tier 2 and the tier 3 turrets, and naghintay siya ng opportunity. Hindi agad siya gumalaw, hindi agad siya gumamit ng kanyang mga skills, but it was also a nice attempt. Pero yun yung isa sa mga bagay na kailangang iwasan ng Blacklist International dito. Yes, lamang sila when it comes to net worth, but look at the kills here. KDA lamang ang Omega, so alam pa rin ang strength. Blacklist International, alam nila na okay, hindi natin kailangan masyadong mag-take ng mga skirmishes kasi matlakas yung pick of potential ng Omega when it comes to, again, the arrow and also the Thorn Draws pick-off nitong ni Kiel VJ on his Lancelot. So, respect pa rin. So, ang magiging strength ng Omega dito is to abuse the early game, take the advantage, be aggressive, and hopefully getting a better footing kapag umabot tayo ng mid-game. Oh, interception by Haji! Thorn Draws! Kiel VJ, ginamit yung Phantom Execution para makatakas, pero napitas din siya ni Haji yung turtle. Sino makakuha dito? May retribution dito si Wise na huli din niya. Ito, Max goes down. Two members of Omega are gone. Abyssal Arrow, matatama dito si Wise. Meron siya turtle buff, Firaga Armor, mutika na Last Insanity, pero na-cancel dahil nawalan dyan ng Firaga Armor. The Selena, Jacknew goes down
Blacklist International still in the lead here. Hajeezy naman ang nahuli dito ni Renjo sa may Turtle Pit. Nice attempt from Omega. Tatlo yung nawala sa members nila, pero Renjo still going for the play. Grabe. Isolating Haji. Oop, KelVJ. Kawawa dito si KelVJ. Lagi wala siyang purple buff. Lagi siyang inaagawan dito ng Blacklist sa OHM. Tutulungan ni Oh My Venus para makatakas. That's gonna be the knockup coming in from the Koopa. Almost. Renjo, now gonna be trying to chase down Oh My Venus. 2 versus 1. Mukhang susubukan ni Renjo matulak. Natulak na nga niya yung siege minion to defend this tower. Tignan mo ang sayaw ni OHM trying to take him down. The flicker, the way of the dragon. Pero sa ilalim ng tore, naka-flicker din si Renjo. Tignan mo, sobrang baba na Renjo ata. Kailangan na niya umalis. Okay na. Pero objective pa rin, sabi ng Blacklist International, okay lang, nice attempt, nakatakas dito si Renjo, but the tier 1 turret will not survive anymore. Pero kita mo yung control ng Blacklist International dito. Every layer, every lane, laging merong tao from Blacklist to control the lane equilibrium. Pero si Eto Maximan still going for the tank position para sa Omega, helping the Omega to get that pick-off. We're talking about pick-off, man. Grabe! Chahnu. Ang sakit ni OHM dun! Wow. Ang taas ng damage ng Cho! High and dry, tapos naka-BOD na siya. Oh, level 11 na din yung Cho contra dun sa level 8 na Chahnu, Selena, OHM gonna try to survive. Kelra? Blazing the way, papasok dito si Kelra, able to get one pick-off there for Omega. And so far, wala pa na pipitas na ibang miyembro dito, but I might have spoken too soon because Itomax on the barrage gets taken out by Blacklist International in the mid lane. Blacklist International, kinokontrol na nila yung mapa unti-unti. Wala ng tier 1 turrets dito ang Omega, at exposed na rin yung jungle area nila. But look at Wise, sino mo naman kung gano'n niya ina-abuse yung movement speed ng War Axe. Pushing away Renzo, Chakno at the same time, pero the position of Blacklist International, lagi silang magkakatikit. Almost yung square nila expanded dahil na rin dun sa, or positioning ng square nila is really expanding dahil dun sa capability ni Oh My Venus na mag-kite. Isang spear lang, pupunta agad si Koopa, and now they're boxing in the Lord, and there's no opportunity for Omega to steal or contest this Lord away from Blacklist. 4,000 plus na dito ang gold lead ng Blacklist International. The new look Blacklist, with Oh My Venus playing the roam role. Of course, alam natin, mas kilala natin si Eson with playing that role for Blacklist International. Si Haji naman ang nasa mid lane again on that Kagura. And so far, even with a new member, parang fit na fit dito si Haji sa Blacklist. Grabe yung galaw ngayon ng Blacklist International, TDZ. I agree. I completely agree. Yung aggression ni Haji coming from the KDA machine, na-apply niya dito sa current tempo ng Blacklist International. Look at the position of Blacklist International here along with the Lord. They're really trying to take down this bottom tier 2 turret. At yun kasi yung pinaka-exposed na lane sa kanila eh. Wise, utilizing his movement speed, as you can see, ang bilis niya makatakas kaagad. Even from the right angle from Chakno's abyssal arrow, nakakatakas kaagad siya. I think brute force breastplate plus war axe. So, ang bilis kaagad ng movement speed niya every single time na ginagamit niya Farm Missile. Knockup! Way of the Dragon doon kay Itomax. The barrage goes down. Wala nang tank dito ang Omega with a massive gold lead for Blacklist International. They're gonna be going forward. Look at Edward using the Electro Final Blow para makatakas siya. Renjo trying to fight in the backline pero mapitas din siya. And that is Itomax and Renjo gone for Omega. Blacklist International, since the start of the game, have not let go of the lead. In control pa rin sila. Chakno mukhang mauhuli, but he backs off safely under the tower. Kita mo, sobrang aggressive dito ni Edward. Alam niya na walang makakahuli sa kanya. Ang makakastop na sa kanya is si Chakno and also Renzo, but Renzo is down. Oh, yeah! Flicker, Jit, Kundo, Way of the Dragon! Nabuhay pa? And that is KelVJ down. Nabuhay pa rin dito si OHM. That's gonna be the defensive blazing duet na gagamitin dito ni Kelra. Pero dalawang membro na ng Omega na wala dito. Blacklist International, susubukan na nila tapusin ang laban. That's gonna be the Tetanus welcome onto Wise. Last Insanity para makatakas, makakaabot ba? Nahuli pa si Renjo, and Blacklist International takes game number 1 dito sa ating Battle of Legends. Blacklist International, unique opportunity nila na okay, meron tayong Xboard Core. Kailangan natin mag-play aggressively kasi ang power spike ng Xboard Core medyo bumababa pag late game. Pero kita mo naman, every game, simula nung first turtle, na-capitalize nila kaagad. They took advantage of the snowball potential ng Xboard Core. Sobrang hirap yun para sa isang Lancelot. Sanay natin sila na malagay sa ganitong sitwasyon.
by percentage na itong win rate ni Matilda is higher by 5% compared to the Estes. Nagang mas pinaprioritize sila to. And looking at the draft here for our game 2, Omega still removing the Matilda. And after that game, tinagal na rin nila si Popol and Koopa na to. This opens up potentially yung Estes pick dito ni Oh My Venus. They could go for the first pick on that. Pero pinakita din dati ng Omega na kaya na din nila mag-Estes. They can rock the Estes strategy as well. So tanong dito ng Blacklist International, what are you gonna pick? What are you gonna open up? Blacklist International, kukunin nila and kukunin nga nila ang Selena pick. One of the favorite picks here for Omega. Yeah, counter pick dito para sa Blacklist International. Meron din unting banter na okay, sige, kami ang gagamit. Hindi naging successful yung Selena sa side ng Omega, but we will try to play it ourselves. But Omega naman, sila ang merong second or two hero picks for the red side. They're going for the Paquito and the Benedetta. So parang reverse, no? Okay, sige. Well, hindi pala. Omega rin pala gamit kanina ng ano. I don't know. It's Edward who played the Benedetta kanina. Oh. So meron ding, okay, kukunin niya si Lina. Kami naman ang gamit ng Benedetta ngayon. Let's see how this one will play out. Blacklist International. Again, the Estes pick here for Omega Venus is still open. But the Rafaela is as well. Baka Granger na to. Mm-hmm. Ni Wise. Or baka Xborg na naman. Who knows? Maganda yan, ha? Xborg yan. Kung no movement speed. Yeah. Xborg with the fire missiles. Ang hirap iwasan. Pero baka maging throwback to, ha? Yung Harris na matagal na natin nakita sa gold lane. Ang babalik dito ni Wise in the jungle. Yeah. Wise going for the jungle. Harris, okay. Or pwede rin siyang gamitin dito ni Oheb, kung sakali. Baka pero, palitan pa, no? Oo, pwede pang palitan. Pero ako gusto kong makita. It's really interesting kasi naka-hover over yung Retribution, yung kami na nakaganyan. So it is a good opportunity for us to see that Harith. Pero ang Omega, kinopia mo pa talaga. Yung kasi, parang, pero gusto kong makita yung kung sakaling power spike early level 4, pero medyo mahirap kasi yung cooldown ng Zaman Force is well, medyo mabilis pero not as the jungle who's gonna rotate every single time. Pero I can see sa composition ng Blacklist International dito, again with Rafaela, I completely agree with the Granger. Isa sa mga strength na dito, mas madali niya mapapatama yung kanyang Rhapsody. But look at Omega going for that Eve. Tingin mo ba, Remner, ano to? More on team fight oriented draft para sa Omega? Oh yeah, ang dami nilang zone out pwede gawin dito, especially for the Turtle and the Lord fights. And actually, any objective fights really, pag lapat ng real world manipulation, yung chessboard dito, ni Eve. But then, yung slows ba ng real world manipulation, enough na ba yan para mabagaling yung Harris? Kasi alam natin, you're able to dash pag nakalabas yung Zaman Force. But then at the same time, pag nabagalan siya ng Eve, meron din namang holy healing dito si Rafaela. So baka hindi natin masyado mararamdaman maybe yung slows ng isang Eve, pero yung damage siguro yung hanapin dito ng Omega. Exactly. Kasi hindi naman palaging uptime yung holy healing ni Rafaela. May cooldown pa rin naman. Yeah. And tingin ko it's a good opportunity for Omega to play around with the burst capability. Your kapag merong nahuli sa loob ng real world manipulation dito si Omega, that's a good opportunity for Benedetta and Paquito to play around. Parang boxing area nga eh. Parang boxing area mangyayari. So with the burst and also the stun, the immobilized na status kapag tumama ka sa gilid is a good opportunity for them to catch up as well. Nako, Yuzhong, natalo na nga tayo nung Yuzhong kanina nung Grand Games tayo. Eh. Parang, it's like, wonder, please wag. Pero, lapu-lapu, magiging Alucard pa to. It's an Alucard pick for Blacklist International. Grabe, pinapakita na talaga nila yung new look. Blacklist dito, the new picks. So you're gonna have, I think there's gonna be the gold lane Alucard. Then yung XP lane, lapu-lapu dito ni Edward. Omega naman, nakuhan nila yung Gracnu. If ever magiging Grac dito si Chapnu, kasi nakita natin, nag-mage siya kanina. Parang yun yung bagong templo ng ano, Smart Omega. Pero I believe this will be a core Alucard na ikita from the rank games. Pwede siyang mag-rotate kaagad. Yes, I think it will be a core Alucard along with the Rafaela. Yung kanyang bagong skin, nag-thank you rin siya sa Smart. Nakita ko yung status ni Oh My Venus. This is a very rare, very difficult skin na makuha. Yung ano yan eh, yun yung nurse. Ay, oo. Yan yung nurse na skin ni Rafaela. So this will be the debut of that skin, ladies and gentlemen. Pero going to the composition of Blacklist International, sobrang bilis nito. Once na nag-level 4 si Alucard,
pressure, kahit dalawang heroes lang, iikot at iikot ka agad yan. Mm-hmm. Yung kanyang passive, yung jump after the skill, that will be sobrang laki ng damage, especially kapag kapag solo yung hero na kalaban niya. So, aggressive ang magiging playstyle ng Blacklist International. However, for Smart Omega, I completely agree, this will be more of a team fight presence. And tingnan natin kung makakuha nga ba agad sila ng power spike sa side ng Smart Omega. Oh, kahit team fight oriented nga yung draft dito ng Smart Omega, mukhang ano din eh, kahit din lumaban ng lineup ng Blacklist International, especially early on, thinking about it, isipin mo Rafaela and then an Alucard together. Of course, yung Alucard has some slows as well. Kung mahuli ka pa ng Holy Baptism ng isang Rafaela, ang taas ng damage na pwede ilabas ng isang Alucard. Tignan natin kung paano to gagana for Blacklist International at kung makakabawi dito ang Smart Omega. Welcome to game number 2 of the Battle of Legends. And unlike earlier, walang invade mangyayari. Blacklist International gonna start it off slow. You want the mid lane, eat max in shot, setting the tempo para sa laban. Yep, Blacklist International going for their own purple buffs. Mauuna dito ng bahagya si Alucard. He will get that level 2. Habang si Rafaela naman still assisting or at least providing information sa side ng Blacklist International kung paano nga ba sila magro-rotate. But you can see Blacklist International still going for that aggressive play. Omega naman still playing passively. Pero just giving enough time for Benedetta para kay KLVJ na makakuha agad ng kanyang level 4. And also action jackson niya ng kaagad. Especially kapag nakatumama yung arrows dito ni Haji. At one point, Smart Omega, kailangan nila mahinto yung farm. Meanwhile, I mean, not now. Pero kung sabihin natin magte-teamfight sila para sa Lord or para sa Turtle early on, as much as possible, kailangan nila dito mahuli si Wise. Having an Alucard unchecked is gonna be hard to deal with talaga. Jacknu, meanwhile, on the other hand, bottom lane, took a lot of damage, so kailangan niya ata umuwi. Or I think he's just gonna be using the Legion. Heal lang muna siya para hindi niya kailangan bumalik. And Omega moving forward, ang kinis na throw sa Turtle Pit. Rotation from KLVJ on this Benedetta. Forward. Nope. Konting zone out lang. Papakita lang. Pero mag-invade dito naman ang Omega. Ito naman na tayong ganti ni KLVJ na nag-daawan mo ako ng buff kanina. Ako na ako naago ngayon. Wala naago ngayon. Hindi pwedeng walang ganti sa side dito ng Blacklist International. Pero KLVJ mukhang naiwan tatlong members. Pero makakatakot na ba siya? Meron pa ding sword intent ang isang Benedetta kahit wala pang Electo final blow dito. And again, behind pa rin sa gold dito at XP si KLVJ. Jack nung mahuhuli at ang first blood ay napunta kay Wise. Mahirapan na ata dito ang Omega mag-contest sa first turtle of the game. Makaibibigay na lang dito ni KLVJ. Yep, KLVJ still cooldown pa rin yung kanyang retribution for the next 7 seconds. Mukhang sumama yung Abyssal Arrow, Renmar. Oh, Renjo, take a lot of damage and flicker! Gamit ang ulti! Edward, first kill ata. Second, two-handed sword niya. That is gonna be Renjo going down and two early kills para sa Blacklist International sa game number 2. Wow, Wise 1-0-0, nakikita agad natin yung strength and also picking up the bloody retribution, so that's a lot of lifesteal and damage na pwedeng ibigay ng kanyang retribution every single time na makakuha siya ng pick-off, and plus pa dun yung mobility na binibigay nito ng Oh My Venus, so the Omega needs to keep an eye where Oh My Venus is. Magkukontest dito Omega and napitas nila dun si Wise. That's gonna be the Abyssal Arrow landing on who's in the match, pero si KLVJ nakuha yung turtle. That's gonna be Electro Final Blow used by Edward. Masyadong daming miyembro ata ng Omega dito ang lalabanan ni Edward, and Edward goes down. KLVJ hinahabol, nahuli ng Rafaela. That is going to be an even Steven fight after all of that. Pero Kera lumalaban pa rin dito. Renjo able to take down a member of Blacklist International. Haji goes down. Power forward or brilliance para makatakas. Blacklist pa rin ang nasa lead. Lamang na lamang sila by 2 when it comes to KDA, and also 1K net worth lead naman para rin sa Blacklist International. And look at Wise. Kita mo naman yung items niya. Going for the War Axe na lalong mas mabilis yung movement speed niya, and along with the armor penetration. Kailara, medyo delikado. At makukuha siya ni Wise dito along with 3 members or 2 members of Blacklist International. Delikado na nga, alam ng Blacklist International doon, walang power of order brilliance, so wala talagang takas doon. Si Kelra, gonna be a hard escape to fulfill. Now, Blacklist International still in the lead, pero Omega, despite the rocky early game, napitas doon si Chakno, lumalaban pa rin sila. Haji,
And Oh My Venus laban kay KLBJ. Huli kay KLBJ. Knockout niya. Si Purple Baktita ng Blacklist International. Na natin ko habol dito ang Blacklist. Habol pa rin Zaman Force. But that's just the Force Omega Black. Yep, and KLBJ nakakahanap siya ng magandang footing. Able to steal the purple buff away from Wise at isa-isa na lang nakukuha yung kanilang mga items. First core item, eto Max with the Ice Queen 1, KLBJ with the War Axe as well. So the slow from eto Max, ito yung magbibigay sa kanila ng magandang timing for KLBJ to catch up. Pero mukhang 3 versus 1 situation, may bottom lane. Silver manipulation, ginamit na dito Oheb. Sumasayaw gamit yung Zaman Force. And tingnan natin kung mahuhuli niya Oheb. Grabe, lumalaban pa siya. 2 versus 1. Here comes Oh My Venus with a heal with the save. Wise eto Max, inahabol! And that's gonna be kill for Wise. Now power of order, brilliant si Keller doon. Kaya siya nakatakas with the help of Chaknu as well. Abyssal Arrow is gonna land. Haji, tumatakbo na dito. Chaknu, will he go down? No, he does not. Chaknu stays alive. KLBJ coming in from behind. Tignan natin kung mahuhuli siya dito. That's gonna be 3 versus 1. Umiikot dito si KLBJ. The King takes down Oheb. Kahit na may Zaman Force na dito, yung Harith. KLBJ gonna try to play around this. Will he continue the fight? No, sabi niya, kailangan ko na bumalik sa jungle rotation ko. Yep, nagamit na rin kanya, kasi yung kanyang electrofinal blow, so it's really difficult for him to run away, lalo pag tinamaan siya ng holy retribution dito ni Oh My Venus. And it was a nice attempt from Chaknu. Abyssal Arrow lands from Haji, and that's gonna be the King going down. The turtle goes to the hands of Blacklist International. Nahuli, nakuha doon ni Wise, pero nakukuha ng kill to si Kera. Magpa-flicker forward dito si Haji. Haji, continuing the fight alongside Wise. Look at this Alucard go. There goes the Zaman Force, and that is Kelra and Itomax gone para sa Omega. Blacklist International still in the lead in game number 2. Blacklist International, Haji, yung mga arrows niya getting the right angle and giving opportunity for Blacklist International to secure a kill. And look at the itemization dito ni Oh My Venus. Thunderbelt, after niya mag-heal, pwede agad siya mag-normal attack to get that slow, and that gives Blacklist International a lot of chase potential para makasecure ng kill. And Renju manning up against Edward. Grabe, yung isa may espada, yung isa nagpo-boxing lang, oh. Grabe naman, pero Renju lumalaban. That's gonna be the Landshaker, the stun. May combo dito si Renjo. Hindi niya matatama yung knockout punch. Edward going under the tower. Abyssal Arrow will not connect. Nakatakas pa dito si Renjo. Pero si Haji, hinahabol pa niya. Haji, Abyssal Arrow will miss again. Renjo backs off. Grabe yung one-on-one tour. Grabe, tol. Parang ano lang. Parang boxing stage talaga. Pero Oh My Venus. Oh, it's gonna get picked up by KLBJ and Chaknu. That's the Rafaela going down. And now Omega are gonna be pushing forward despite the lead the Blacklist has. Omega have found an opening, pero hindi! Sa middle lane, ito na ang Blacklist International with the Zaman Force. Pero the counterplay by Omega is real. Oheb and Wise gets taken out. Omega is back in this fight. Up arrow, tumama pa. Oh, Haji! Mahuli ba niya dito si KLBJ? That's gonna be 2 versus 1. Masyado greedy, Kelra and Kel, the K and K connection. It's good to see them back in action. Hindi napansin ni Haji na nandun si Kelra sa may brush area on the bottom left hand, bottom right hand corner. So it was a nice attempt though, medyo tempting, medyo juicy talaga yung arrow na yun. But again, Kelra with the assist, it was a nice attempt from Blacklist. Pero yun yung kailangan nilang iwasan dito, kasi again, kahit lamang sila ng unti sa kills, humahabol pa rin when it comes to net worth ng unti lang naman ang Smart Omega. But OMG, going for the place, and again, coming from that real world manipulation, alam nila na okay, walang Rafaela, walang additional movement speed, kaya nilang makipaglaban agad from that situation. Abyssal Arrow, walang tatamaan. Here comes Chaknu moving forward with the power of nature. The turtle goes to the side of Omega, na zone out ang Blacklist International with a real world manipulation. And here comes the counterplay by Blacklist, the power of order brilliance, na debated no Omega. Oh My Venus, Wise and Oheb get taken out. That's a double kill for the King KLBJ. Edward hinahabol dito, pero in the mid lane, Edward gets to take out Kelra. Haji, kailangan niya makatakas dito. Hinahabol siya ng tatlong miyembro ng Omega. Run, Haji, run. Pero Benedetta ang mahabol sa iyo. That's a monster kill for the King. 7-2-4 para kay KLBJ. Wow, KLBJ utilizing his healing spree, kill after kill with his mobility. Early BOD pala para dito kay KLBJ, kaya siya nakakasecure kagad ng kills. And also with the assist from Omega, every single time na merong objective, eto
Max blazing the real world manipulation perfectly para makakuha agad sila ng better position when it comes to the Turtle. And Omega, sila ngayon ang may flow, ang merong momentum with that. And after taking down the red, or rather the orange buff away from Blacklist International, tinatahi-tahi ng Omega yung mga objectives kaagad. And not giving any opportunity for Blacklist and Blacklist International to recover. At yun yung strength ng composition nila. Yeah. Now Omega, mas komportable na sila mag-rotate knowing that they are in the lead with the gold. Edward, alam niya ata. Alam ba niya kung apat na miyembro ng Omega dito? Alam na niya. For sure. Kailangan na niya mag-backout dito. Conceal, kinabi dito ni Jack 2. Gonna be going forward. Power of Nature. Para lang ma-zone out dito si Edward tsaka si Oh My Venus. Venus. Pero yung partner ni Jack 2, the Guardian's Barrier. Pero yung Holy Baptism with the stun. Here comes the counterplay. Edward moving forward with the Bravest Fighter. Let's see if Blacklist can get something out of this. Wala. Pero at least na-depensa nila yung Tori nila. Pero Renjo versus Wise. Tino ama nanalo dito sa 1 versus 1. Renjo with the kill. Pero ito naman si Oheb. Na-dash niya. Na-iwasan niya yung Synchro Fission. Pero hinahabol pa rin siya dito ni Oheb. That is a kill for the Harith Possession. Matagal na ako hindi nagkakas. Oheb dito na-immobilize ng Ito Max. Oheb on the run. Retribution. Holy Baptism. Ooh. Retribution gets the slow. Kel VJ get takes one down. Hinabol niya naman dito si Haji. The Void Crystal slows him down. Shut down para kay Oh My Venus. Grabe talaga to. Showmatch daw. Pero parang grand finals na yung kinakast ko. Kita mo naman kung gaano ka-action naman kasi yung binabato ng mga dalawang team sa atin dito. Si Wise, nahuli siya ni Renjo. Pero nung hindi pa rin tapos yung team fight, nabuhay na siya ulit. Ganong katagal, ganong kalupit yung team fight na nakita natin kanina. But going back to what I mentioned earlier, si Wise na medyo malaking exchange yung nangyari kanina. Yes. Na nawala siya ng team fight na yun. And that gave Omega, Smart Omega, the opportunity to fight forward. And pero naka-recover din naman si Blacklist because Oheb, again, with the Synchro Fission plus the Chrono Dashes, napikot naman niya si Renjo, which is still, I think, in favor of Omega. Kasi nawala agad yung tempo nila. But Blacklist, look at Blacklist right now, sticking together, almost replicating the style of Omega, and that is really difficult for Omega to control kapag nagsama-sama agad siya with the Zaman 4. Oh, Zaman 4, Synchro Fission, the dash is forward by Oheb. Di nila mahuli doon si Chapno. And now, Omega and Blacklist International, magpo-position sila dito sa may Lord Pit. Blacklist, inupasahan na nila, pero doon si Kel, VJ, and Chapno. Baka manakaw pa dito ng Benedetta Guardian's Barrier para hindi ma-reset masyado ng Blacklist International. They're still gonna be keeping it in the zone. Hindi pa rin na-reset yung Lord Void Crystal Real World Manipulation. Masi-zone out dito ang mga member ng Omega, pero lumalaban ng Blacklist International. Wise trying to fight through it, but Wise gets taken out. Oh, heaven, nawala na rin dito. Oh my, wow. Venus, nahuli ni Kel, VJ. J double kill for the king. 10-3-6, taking down the queen. And now the Lord Omega are going for it, and they will be able to secure it. Ang ganda ng strategy ng Omega from that situation, yung Guardian's Barrier ni Chuck, no, nilagay niya perfectly na hindi kailangan, na kapag umatras yung Blacklist International, marireset ka agad yung Lord. So Chuck is giving the option from to Blacklist International na gusto niyo bang kunin yung Lord, kailangan niyo makapagbakbakan sa amin kaagad. But with the reply from Etomax, Real World Manipulation, hindi kaagad na galaw ang Blacklist International para i-contest o para makakuha agad yung Lord away from Omega. And with the opportunity, Kelra, Chaos Assaults, hindi nabigyan ng pagkakataon dito si Wise na magamit yung kanyang lifesteal. Hindi niya kayang i-lifesteal kaagad yung damage output dito ni Kelra. And unti-unti na namang nakakalamang ang Omega on this situation. 13 minutes in at lamang sila ng 6 points when it comes to kills in favor of Omega. Baka mahirapan nata dito yung Blacklist International makadepensa. And that's gonna be 4 members of Mega running into the 2 members of Blacklist International. Wise, ang mahuhuli dito. Oh My Venus gonna be on the run. I like the final blow forward by Kel VJ. Wow. The Guardian's Barrier by Jackno. Hindi na makakatangas dito ang Blacklist International. Kulong, wala kayong pupuntahan. That's Oheb, Wise, and Oh My Venus gone. And Omega are on the way to securing this game to win. Can they defend this Blacklist International? Power of Order Brilliance. Kelra, naiwasan yung damage. Chaos Assault as well. Nahuli to si Hajizi. Nahuli si Edward. Wipe out. That's 1-1. Winner ng game number 2 ay ang Smart Omega. What a play. Recovery play sa side ng Smart Omega. And man, Shock Mamba talaga, man. Every time, malupit. Ibang klase. Talagang kumbaga sa chess,
siya yung rook eh. Oo. Na hindi mo pwedeng i-block tong air na to, hindi mo pwedeng daanan to. Mm. And the play, yung ang lupit ng pagkaka-shot call ng Smart Omega from that one. The combination of these three heroes, si Chak Nu on his graph, again, Kel. Kasi nga, nag-initiate with the power. Trust yung Blacklist International. Threatening na hero, the capability to reposition your enemy, and you're giving an opportunity or you're neglecting the opportunity for your team na for the enemy team na wag niyong aatakin to kasi masasaktan din yung hero ninyo. One thing, isa pa dito yung control na pwedeng ibigay ni Chak Nu. Again, Grok, Kufra, tingin ko, and also Jawhead, malaking bagay yan since from game 1 and game 2 early game nagkakaroon tayo ng unting contest when it comes to the purple and orange buff, so yun yung magiging safe side dito sa or rather the ban, better ban sa side ng Blacklist International. Yeah, and actually maganda nga din na sa 6 ban system tayo kasi nakita talaga natin yung flexibility ng dalawang team. Yeah. So usually pag 5, pag 10 ban system, pwede mo sabihin na okay, ban, let's just keep panning this out. Your and then may chance na less and less mo makita yung flexibility talaga ng squad mo sa hero pool, gaano kalawak yung hero pool nila. Pero ngayon dito sa Battle of Legends, ito sobrang lawak. Sobrang lawak talaga kami na eh. Nakuha na nga ng Omega dito yung Matilda. That's not gonna be Oh My Venus is Matilda. Baka Matilda nga ito ni Chak Nu. Or potentially Ito Max. Baka malagay siya sa support role. Yeah. Not necessarily have to be a tank yung Matilda dito. Blacklist naman, hovering over the Paquito and the Benedetta. Mm. Could be a... Okay, Benedetta jungle for Wise. Okay. Interestingly enough. Pero baka i-shift out pa rin dito ng Blacklist kasi pinakita nila nung nag-hover sila ng Harris kanina. Yeah. Pinalitan pa nila. So, yeah. Pa. Pwede pa rin. And kung sakaling yun nga yung mangyayari, dalawang really strong side laners ang na-secure kagad ng Blacklist. Yun din yung first two picks ng Omega kanina. And I think this is a really good opportunity for them to play this Estes na sasabihin pala natin kanina with this mobility, with the sustainability na kayang ibigay ng Estes and also the zone, yung domain of the Moon God. Your team, ito yung gustong-gusto ng dalawang first ng dalawang heroes na pinikagad ng Blacklist eh. Yung slow, again, with the burst capability, magkakaroon sila ng boost of confidence na okay lang, pwede tayong pumasok sa loob ng tier 1 turret to play aggressively kasi nandiyan naman yung healing na pwede ibigay nitong Estes. Yeah, and actually, kanina pag bago pinili ng Blacklist International yung Estes, takpan mo muna yung ano, yung pangalan, yung papaisip ka. Ay, yung Blacklist na sa kaliwa kasi sila yung nag-Matilda, Rafael, the Brody. Looking like a Blacklist draft here for Omega. Pero sa Blacklist naman, gonna be interesting to see this Benedetta, the Hands of Wise. Most likely, yung pakita na yun magpupunta kay Edward. Now, next set of bands, they take out the YSS, they take out the Lunox naman, Blacklist. They're hovering over the Harith. The Harith and Estes combo, daming slows yan. Wow. Daming kailangan iwasan dito ang mga miyembro ng Omega kasi kung mahuli ka dyan dun sa Domain of the Moon Goddess, mahuli ka dun sa Zaman Force, Blacklist is just gonna run over you. Gapang-gapang yung Blacklist International lang doon. Yung sa sumusuntok, yung sa may espada. Doon ka pupunteriyahin pag tumapa ka doon sa dalawang skills na yun. Which is really good for them to catch up. Pero talking about heroes and comfort picks here, Smart Omega, medyo hinohover nila yung blue. And I think they will secure it. So, ang ganda ng pick off dito ng Omega. I love the style of Smart Omega right now. Again, with the mobility burst from the Rafaela and also the sustainability na kayang ibigay dito ng Guiding Wind ni Matilda, they can play really aggressively. And on top of that, which is the glue na pwede ka agad mag-cause havoc. Kasi kapag si Glue nag-split-split, takbuhan ka agad yun sa Blacklist eh. Kasi hindi mo, kapag nalagyan ka ng stacks dito ni Glue, you're already a good target. Ha-attacking ka niya agad paloob with the burst as well na pwedeng ibigay ni Brody, makakakuha agad sila ng early pick-off. Pero Blacklist International, another surprise this time around. Pinili nila dito ang Faramis. Isa sa mga picks na ginagamit ng Smart Omega, I think si Renjo usually gumagamit ng Faramis na yan. There was a time where nung ginawa pa nila yung Faramis Bane Strat, si Renjo pa rin ba yung nag-ano? Si Renjo pa rin yung nag-ano? Nag-Faramis, di ba? Or siya ba yung nag-Bane? Siya yung nag-Bane. Oo. Siya yung nag-Bane. Si Ito Max yata yung ano? Nag-Faramis. Nag-Faramis. O siya ba yung nag-Selena?
Nakita na yung edad natin, nakakalimutan na natin. Ano ba yan? Mga dalawang buwan lang yun, nakalimutan na natin. Pero kasi sobrang interesting talaga nun, guys. Kung mare-replay natin yung ganung pangyayari. The flexibility, the creativity of a Smart Omega is really top notch. Nakikita tayo ng ibang klaseng playstyle or draft, which really opens up a lot of opportunity for Smart Omega. Shout out to Coach of the Universe, Coach Papet, ng Smart Omega. Blacklist International vs. Omega Game 3 Battle of Legends. 1-1 ngayon tayo sa score. Now let's see. Early invade here by Omega Esports. That's gonna be Wise getting his own purple buff. Habulin dito si Chakno. Ginamit na niya yung flicker. Makakatakas siya. Wow. Ito mo naman yung pressure na binibigay agad ng Omega. Okay, sige. Nung game 1, lagi niyong ini-invade yung purple namin. Kami naman yung mag-i-invade. Pero Haji, moving forward, trying to catch out Chakno with the Cinder of HP. Makakatakas siya kaagad. Again, with the movement speed na binibigay ng kanyang Holy Healing, makakatakas siya. And Blacklist International, at least, he is able to buy some time. Nakabili agad siya ng oras para sa side ng Omega na okay, tatlong hero yung mahabol sa amin. This is a passive or time na walang ginagawa yung tatlong members ng Blacklist International. However, looking at the bottom lane here, mukhang yun yung magiging point of contention dito ng Blacklist International, controlling Renzo, preventing him from getting his level 4. And up against Edward na tingin ko yun din yung gusto niya. Talagang melee na heroes yung talagang puntirya dito ni Pakito. And still a slow start for these two teams. Pero early on, hindi ka na makakuha ng pick-off both squads. Actually, Edward, kailangan niya mag-ingat dito. Level 4 na siya. Flicker forward. Mahuli pa siya dito ng Omega. That's gonna be the Pakito going down. First blood para sa Smart Omega. Taking down Edward in the bottom lane. Nakita agad ni Edward na, oops, wait lang, nandun yung Brody, nandun yung Rafaela, kailangan ko na agad mag-flicker out. But unfortunately, yung corrosion strike dito ni KelVJ will stun him and enough time na rin yung para makabawi. Pati kung sakaling makatakas dito si Edward, meron pa rin siyang ultimate. But look at this, skirmish sa may bottom lane. Oh, actually, umabot na nga dun sa may purple buff area ng Blacklist International. Mahuli din si Ito Max, nagkabi the Matilda going down, 1-for-1 trade so far. Oh my Venus, mahuli din. KelVJ, the jungler, the core, the king of Omega gets taken down. Blacklist International, makakahanap sila ng turnaround dito. Renjo naman ang napitas. So, right away, what started off as 1-0 para sa Omega, naging 3-2 na para sa Blacklist. Yun ang hirap kapag yung core mo walang mobility, such as KelVJ sa Brody. Kapag naiwan ka ng support mo, there's really no way out. Corrosion strike lang yung pwede mong gawin to get that invisible frame. Pero kapag na-sandwich ka talagang there's really no way out. Kelra, hindi pa rin siya ready from that situation and masyadong compressed kagad. The fight happens inside the brush area. But look at this, Chakno. Hindi ka na nga mahuli doon si Oheb. The Feathered Airstrike, Electrofine of Lone, kinamit na niya. Oh my Venus and Wise are here. That's gonna be the Zaman Force committed. Synchro Fish and all the dashes. That's Chakno's Rafaela getting taken out at Oheb. Buhay pa rin siya pagkatapos ng lahat. Akala ko mamatay siya dun sa passive dito ni Chak yung diet penalization. But again, with the sustainability na binibigay dito ni Oh My Venus, na survive niya agad yung ganong skill. And also with the rotation from Blacklist International, alam ko na. Well, before I say my point then with the rotation from Haji, go lang. Yung first skill dito ni Faramis is a good counter against split ni Renzo. Yung bounce nung damage, there's a good opportunity na kaya niya maka one hit using his first skill and also yung pull dito ng Faramis. So I think that's one of the reasons why kung bakit nanalo sila from that part. Feathered Airstrike. Grabe na dito ni Kelra. Ohe, munti ka na, pero nandun si Oh My Venus para ma-heal siya. That's gonna be Chakno Force to go back on the Rafaela. Renjo, tingnan natin kung mahuli siya dito ni Haji and Wise, pero hintay lang. Oops, sandwich. Oh, mahuli doon si KelVJ. That's gonna be the Synchro Fish and the combo, everything. Pero out of nowhere, that's gonna be the kill there for the Benedetta. Oheb getting the kill for Blacklist International. KelVJ goes down. Makuha na ng Blacklist International ang turtle na to. As Omega, without their jungler, di mo na kailangan i-contest yan. Yeah, yun yung opening na hinahanap ng Blacklist International. And talking about opening, nakita natin kung gaano ka-patient ang Blacklist International. Nakita na nila si Ren. Diyon
na naka-split-split going to the going for the purple or rather going for the turtle pero hinintay nila na hindi lang si Renji yung lalakad dito pati si KLVJ and with that sandwich position nakahanap sila agad sila ng dalawang kill, secured kill, especially catching up the core. Oh, ito Max with the circling eagle. Mahuli to si Oh My Venus torn apart memory. Kulang yung damage. That's gonna be a kill for Wise. Getting to take down KLVJ. That's KL going down once again. Habulin sila dito. Haji flickering forward. That's gonna be the Shadow Stampede. Shadow Stampede. Ghostbusters. Kinabi na lahat dito ni Haji. Pero hindi pa rin mahuhuli si Ito Max. Buti nakapag-flicker dun si Ito Max. Kasi with that pull from the Faramis, out of position sila agad. But Wise, we're using the Zaman Force just to secure this tier 1 turret away from Smart Omega, which is sobrang importante. Kasi if we're gonna look at the composition of Smart Omega, they're heavily relying on the purple and the orange buff. So without the tier 1 turret in the middle lane, mas madaling makokontest ng Blacklist International gayong kasing situation. But look at Smart Omega, four heroes there at the bottom lane. Grabe, sakit ng damage si Edward dun kay Ito Max, pero Circling Eagle and the Guiding Wind keeps him alive. Blacklist International versus Smart Omega here at the bottom lane. KLVJ, mas slow siya dito. Ang daming slow na nga yung Zaman Force as well as the Domain of the Moon Goddess gets to take down KLVJ does Wise. 4-0-3 na dito si Wise. Ito Max on the other hand gets taken out. That's two members of Omega down. Mukhang makakakuha pa rin ng Tori dito ang Blacklist. Kaya ba nila? Medyo mahirapan na ata dito si Edward and Haji. They back off, focusing now on the mid lane turret as si Wise and Oh My Venus. Wise and Oh My Venus, medyo nawawala yung connection nilang dalawa. Naiiwan lagi si KLVJ rather. And he's always getting picked off. 2-4-0 ang kanyang KDA. But look at Edward here being chased ng apat or make that five heroes. Alam nila na si Edward yung talagang malaking impact currently dito sa side ng Blacklist International with the control and also the burst na pwede niyang ibigay sa side ng Blacklist International. Pero kung mapapansin natin on the upper left-hand corner sa minimap, top lane and middle lane yung kinokontrol ng Blacklist. Alam nila na mag-respond na rin or kusaling mas steal nila yung purple buff ng Smart Omega. Mas magkakaroon sila ng magandang tempo. And look at the items. Holy Crystal. And Calamity Reaper para kay Wise. Going for the Feather of Heaven, I think, after this. Yeah. One item away until that Harith slowly becomes unstoppable right now. Owen Edward, parehas nila nakuha na nila yung Brute Force Breastplate and the War Axe as well. So habang tumatagal yung team fight, which is kung tignan mo yung composition ng Blacklist International, kaya talaga nila ng extended team fight. Yes. With the Pakita, with the Benedetta na may Brute Force Breastplate and War Axe, alam na natin, as a fight goes on, those two items get stronger for the hero that's using it. Hirap ang long team fight dito para sa Smart Omega. Blacklist International gonna be turning it around after running away. Zaman Force gonna meet na dito ni Wise. That's Haji Electro flickering forward. Shadow Stampede! Ang sakit ng damage ng Ghostbusters ni Haji the Faramis. But that's gonna be the double kill going to Ohepa the Benedetta. Masyadong nakatak. Grabe! Parang ibang laro pinapanood ko dito. Sabi ni Haji, get over here! Get over here! Kitang-kita at huling-huli, picture perfect yung gamit dito ni Faramis Haji. Kahit hindi makasecure ng kill, but with that position na tatlong hero na magkakadikit-dikit, nagbabounce ka agad yung damage niya. And that forces Smart Omega to get out of the way, get out of that choke point. At yun ang agad yung lumamang. Yun agad yung opportunity na lumamang dito yung Blacklist International. Again, utilizing the Domain of the Moon God, meron agad area na madedenay ang Blacklist at Omega. Medyo nahihirapan sila. And look at the items here. 8K advantage para sa Blacklist International. I think that was four items. Oh, pero si Ohe mahuli doon sa bottom lane. Runs into the Corrosion Strike of the Brody. Pero ito na naman ang counterplay ng Blacklist International. Kailangan mag-ingat dito ng Omega sa positioning nila. Cold Alter nila. Pag dito ni Haji, tignan mo, hinahabol na niya yung membro ng Omega. Mahatak si Ito Max. Mahuli ng basic attack ni Wise. Pero kulang ang damage. That's gonna be no members of Omega going down just yet. Kailangan nila makuha yung orange buff dito para kay KLVJ.
masyadong risky. Malapit pa yung mga miyembro ng Blacklist International. Renjo, susubukan niya depensahan ang top lane tower, pero si Edward pumasok na nga sa base. Walang pake sa inhibitor turret, lalaban pa rin yan. Pero Renjo nakahil na. Omega will try to recover from this situation. At ang orange buff, pagkatapos ang lahat, makukuha ata ng Blacklist International. Nahuli din si Itomax. Here comes the Blacklist International squad moving forward. Look at Oheb dashing in and out with a Benedetta. That's gonna be Omega living to fight another day. Pero mukhang mahirap na yung defense na kailangan nila gawin dito kontra sa lineup ng Blacklist International. 10,000 na ang lamang sa gold ng Blacklist. Makikita natin dito na ina-abuse ng Blacklist International. They understand na okay, medyo mahina ang wave clear dito ng Smart Omega, so let's push all the lanes. At nung na-push nila yung every lane, top, bottom, and mid, dun sila nag-lord. But look at this, here's the middle lane. Sakit! Ito, Max gets taken out! Napagito burst damage, way too much handle. KLVJ po pa rin, nakaka free hit pa naman siya. That's gonna be a shutdown onto Hoeb. Torn apart memory, kinumit na dito ni KLVJ. Wala na siyang ultimate. At lumalaban pa rin dito ang Blacklist International. Again, this is a lineup that shines in extended team fights. Renjo mahuli dito. That's gonna be Renjo and Itomax. Now for Omega, Hoeb and Haji naman ang down dito para sa Blacklist International. Makakadepensa pa dito si KLVJ and Kelra, the KNK connection. Tignan mo yung, sakit ng damage to na. Ang galing yung splash damage na yun. Lightning transition na tayo, no? Na galing sa Farsa. Yep, and sa Synchro Finchion na rin. From Wise. Ah, galing sa kay Wise yung damage yun. Grabe. Ang kate. Pero focus lang sa goal. Sabi dito ng Blacklist International, hinihintay lang namin yung Lord. At yung Lord papasok na sa loob. As long and just in time sa next respawn ng Crimson Smart Omega. Oh, Jack Noom mag-reverse dito. That's gonna be the Rafaela backing away. Blacklist International have the lead here in the gold. And will they be able to take down the turret here of Smart Omega? Renjo on a bit of stone. That's gonna be Blacklist International surviving so far. Sustaining through this with Oh My Venus's help. And that is Blacklist International. Sila ang magwawagi sa game number 3 sa ating Battle of Legends. Wow! Oh, wow! Talagang hindi na to show match, men. Nagkakabigay na talaga yung down teams natin. Blacklist get taken game 1. Game 2 naman from Smart Omega and now Blacklist International. Ah, meron pala kayong tinatago. Meron din kaming tinatago na heroes. Para miss up against Renzio's Gloom. Nakita mo naman yung first kill niya. Yung putok nung ganyang first kill. Nagbabounce talaga lahat and also utilizing the second skill, yung pull. Almost countering, no? Yung sustainability dito niya. Aba yung team fight. Natin nasanay na din sila na maglaban galing sa position na behind kayo. Behind. Na kailangan nyo humabol talaga. So let's see kung makaka-bounce back ba dito ang Smart Omega. Game number 4 na tayo ng Battle of Legends. So far, similar bands that we're seeing here, the Matilda and the Jawhead. I think mag-stay lang doon sa mga bands na yun eh. Sipin natin, baka mabal yung Selena, baka mabal yung Bobbling Koopa, X-Borglin, Lunox, pwede. Your team is banned. Umiikot lang doon. Kasi, we're fixed to, to six-man ban eh. So, talagang, kung ano yung mga heroes na pwedeng kumontra or mag-stop sa playstyle natin, wala na yung extra. Yun yung ibaban natin, yun yung priority ban. So, when it comes to playstyle, still, Matilda, bagin the mobility, dined na yun sa side ng Omega. Ayaw nila na laging nagkakaroon ng buff yung Blacklist International. And also sa Blacklist International, they're always focusing on securing their own jungle buffs. Mm-hmm. Or kanyang yung purple and the orange by removing the Jawhead na pwede rin mag-disjoint. Or, kasi, parang sobrang flexible niya. Pwede mo siyang gawing core, pwede mo siyang gawing offlaner, pwede mo siyang gawing tank or support. And yung kanyang ejector para ma-reset palagi yung buff sa side ng Blacklist International. But Blacklist, they have the priority pick. They will secure a Benedetta side. Sagot naman ng Omega with the Populin Koopa and the Pakito. Yep, both these two teams, mataas yung priority nila sa mga picks na ganyan. Yung Benedetta na yan with Blacklist International, ma-flex pa rin yan. Yeah. If that's not gonna be going to the jungle, pwede mo yan ilagay sa either side lanes. Yeah. So nakita na natin yung mga traditional na alam natin na mga gold laners yung nagpa-farm din. Hindi mo na kailangan yung palabasin. Grabe yung flexibility picking dito ng Blacklist International. Papaisip ka talaga kung ano yung saan sila malalagay, anong position sila mapupunta. Kung yung X-Borg na yun mapupunta sa side lane,
eh maganda din naman mag-hold core. Yung Xborg. Yeah. Mm. Pwede rin siya mag-core. Tapos Benedetta sa side lane. Mm. Actually, meron na din ako mga nakikita or at least sinusubukan lang nila yung Xborg na maging sport. Bilang na bilang. Pero ano possibility pa rin yun. Kumaga parang old school na Xborg na Ice Queen 1 plus the glory, Glorious One. Or rather, the Imburn. Na kagad na item one. Glowing One. Mm. There we go. Pero ang napapansin ko with the Rafaela pick, it's either the Benedetta or the Xborg pa rin talaga magko-core dito eh. Yeah. I'm leaning towards the Xborg Xborg core here and then side lane para sa Benedetta. But looking at the Omega's draft here, isa sa mga meta heroes ngayon sa ranked games, ang Harley with the burst of magic, pwede agad sila makakuha ng pick off. And isa rin siya sa mga heroes na pwedeng mag-burst or mag-melt kagad ng Ferrago armor ni Xborg. Oh, nakakabawas ng magic defense ang isang Harley. So yep. Kung naiisip ko yung bakit ang sakit ng Harley sa early game, kahit wala pa nga item, on the way pa lang siya sa first item niya, yun lang. Poker tricks niya. Pag natamaan ka ng mga abilities niya, nababawasan ka ng magic defense. So, kailangan dito mag-ingat ang Blacklist International. Especially, I think this is gonna be Oh My Venus. It's gonna be rocking ta Rafaela. Mm-hmm. So, kailangan niya mag-ingat sa positioning. Kung saan sharab siya mag-check. Kasi baka biglang out of nowhere, matamaan ka ng deadly magic. Combohan ka lang ng isang Harley. Quick, easy pick off. So, early to mid, may sagot ng Omega. Mid to late game, may sagot rin ng Omega. Picking up the Harley, one of the best picks na pinakita dito ni Kelra. Yeah. So, early to late game covered na sila. Pero magic damage heavy lineup para sa side ng Omega. Exactly. So, tingin ko, ang populant ko po dito, either magiging marksman siya or magiging tank. But I'm leaning towards that marksman hero since kulang nga sila, sabi mo nga kanina, kulang sila ng physical damage, they're heavily relying on magic, and the pick of capability dito ng Blacklist International is really strong with that Hayabusa and that Alice. So well, I'll take it back, tingin ko magiging tank tong Populin Koopa, and then they will go for that last pick late game hero sa side ng Smart Omega. Pwede rin din naman magano eh yung katuloy na ginagawa ng iba na yung Populin Koopa eventually bigyan siya ng mga damage item. So get first sustain items muna and then damage items eventually. Siguro Demon Hunter Sword at one point. Yeah. Para mas mataas yung damage output ng isang Populin Koopa. Pero last pick ng Omega ay ang isang Saber. Na mention natin yun kanina, and baka mapupunta kay Ito Max yung Saber na to. Interesting. It's gonna be interesting to see. Baka support Saber ata. Pwede. Magiging roam lang, no? Or baka magpalit sila ng lane. We'll see. Probably. Pero naka-execute siya. So, ang mangyayari dito, support Saber. Kasi Saber, meron din siyang, well, we're talking about armor or physical death, mag death reduction. Isa rin siya sa mga heroes na pwede mag-provide ng ganun. And again, yung kanyang enemy's bane passive, mawawala agad yung mga physical armor, which is really necessary for Omega to burst sa muna. Ito naman, game number 4. It's Omega's turn again to show na, uy, meron din kami mga ibang tricks dito na kaya namin ilabas, ha? Grabe, a support Saber makita natin dito with the Populin Koopa. Yung dalawa na yan na mag-roam, ang taas ng single target pick off potential nila. Sipin mo si Ito Max nga na kahit nasa mid lane, naka high and dry pa rin. Haji gonna be going in. Medyo ooh, delikado dito. Ito Max wala pa siyang level 2, doesn't have the second skill. Pero Haji from out of nowhere, ooh, nakasecure ng kill kay Jackno. Pero at the end of the day, 2 for 2 trade nangyari. Reset lang yung dalawang ano, yung dalawang supports, yung the support and then the roam. Kel VJ, munti ka na nga mahulid doon ni Edward. Wise on the Xborg again, rocking that core Xborg. Pag pumikit ka, oo, ganun lang kabilis. Apat na kills kaagad for a split second. Ganun lang kabilis. Actually, yun nga, pumikit nga lang ako. Biglang nagsupresa na lang ako. Apat tayo nawala. Ganun kaagad. 2 for 2 na kaagad. Wow. Ito mo naman, ladies and gentlemen. Battle of Legends Showmatch game number 4. Mainit na kaagad ang dalawang teams natin dito. Especially Haji, just utilizing his quad shadows. Always picking off, or at least dishing damage para umatras kaagad yung mga members dito ng Blacklist. Yeah. Now, KelVG rotating into the bottom lane. We'll have the space escape and then the deadly magic combo poker trick. Labas na niya yung full combo dito. Tingnan natin kung maka-off, pick off ang KNK connection. There goes the deadly magic poker trick. Oh, Hev, what a read by KelVJ. Tossing the poker trick at the right spot. That's gonna be the Alice going down at the hands of the deadly magic. Pero si KelVJ naman ang mahuli dito ng Blacklist International. Wise with those two assists. I think Oh My Venus ang naka-last hit doon.
Or I think it was Haji. I think it was Haji. One of those were able to secure the kill on Tikal VJ. So, reset on the momentum. Blacklist International, maumpisa na nila yung Turtle. Pero Omega, malapit din. Tignan natin kung maka... Yep. Ay, hindi na. Hindi medyo... makakontest. Ang bilis na ng ano, ng bawas. Yeah, yung objective. We're talking about dishing out true damage here sa side ni Blacklist International. Again, the retribution true damage plus the overheat from the fire missiles. Ang bilis na makamelt ng objective seat. But look at the skirmishes. Wala nang mano yung dalawang heroes natin sa bottom lane. At gagamitin na nila ang kanilang normal basic attacks to secure that gold siege minions. Kung isipin mo kung sino yung rookie of the first half of this year sa MLBB, dalawang pangalan maiisip mo, either Oheb or Kelra. Maganda nakita natin sila nagbabakbakan. Holy baptism by Oh My Venus could open up a pickup here by Haji. Pero yung triple sweep ng Saber kay Haji ang nakahuli sa kanya. Ito Max really low. Makakataas pa ba siya? Hindi na double kill para kay Wise. Saktong-sakto kakakuha niya ng kanyang War Axe plus additional 2 Festival of Blood stacks. Mas mataas na agad yung lifesteal niya na pwede agad siya maging mag-play aggressive with the 2 secured kills on the hands of his Festival of Blood. 10% additional damage or additional lifesteal. Pero si Edwards naman, kating-kati rin talaga with this new skin. Kita mo kung paano niya kinokontrol yung lane, lane equilibrium para magpunta, para mag-transition agad siya sa mid lane. And now, Omega gonna be trying to position for a pickoff into the bottom lane. Pero apa ng member na Blacklist International ay nandun. Actually, 4 versus 4 mangyayari kung maglalaban nga sila dito. Pero Omega, naghanap pa sila ng opening. Oheb nagbato ng Flowing Blood. Gives a little bit more information. And that is Kel Vijay going back sa kanyang jungle rotation. Ito Max, ang taas ng damage na kuha niya dito. Galing sa fire missiles. Nang isang X-board. Man, kita mo yung fire missiles dito ni Wise na makatinalin lalo yan. And talking about Kate, medyo squishy yung mga heroes dito ng Omega. At si Renzo lang yung talagang kaya mag-absorb ng damage. But unfortunately, Renzo yung timing niya is kailangan, ando pa siya sa timing na kailangan niya muna bumabutas. May XP lane! Oh my Venus gets taken out! That is the main support, the roamer for Blacklist International. Kapitana gets taken out and now Omega gonna be fighting forward and this Turtle Wise. Hindi pa nare-reset. Wise, wala nang Farrago armor, kailangan na niya mag-back out. Kevijay goes back with a space escape. Edward nearby, susubo kanya ata i-Electo Final Blow yung Turtle dito. Electo Final Blow goes out, pero yung Turtle mapupunta kay Ito Max. And of all people, mataas din yung damage na dish out ni Edward, pero nahuli siya ni Renjo. Meanwhile, in the bottom lane, Haji and Oheb working together to take down Kelra's Harith. Yup, Harith. Isa sa mga heroes na dapat alagaan muna early game para makakuha agad siya ng power spike with his Zaman Force. Pero nakikita natin, Blacklist International knew na kailangan mo natin tignan to palagi. And Haji, kailangan niya rin mag-back out using his shadow, quad shadows. Nakita niya agad si Etomax. At isa sa mga sobrang notorious when it comes to pick off. Sobrang successful. Rado! Grabe naman yung flame missiles! Man, talagang binabad niya kasi hindi na siya makakatakas dun eh. Pero pinilit niya yung tier 1 turret. Nabuhay pa yung tier 1 turret on top of that. And that was a missed opportunity sa side dito ni Renjo. But slowly, Omega, hindi pa rin sila naiiwan when it comes to net worth. Ito Max goes in with the triple sweep. Kailangan mag-back out dun ni Haji. Bumalik siya. That is still gonna be a kill for the Saber. Meanwhile, Oh My Venus gets stunned. Will he get slowed? But no, Oh My Venus will be able to escape. Haji ang nahuli dun ng Omega. Omega in prime position pa rin para makapick off. Here comes Wise going in. Tingnan mo yung damage na ginagawa niya. Pero ang sakit din ng damage na nilalabas ng Omega. Ito Max forced to go back. That's gonna be Kenner coming in with the Zaman Force and the Harith double kill for Kelra. Wow. Again, going back to what happened earlier, si Etomax, or rather si Haji, bumalik siya ulit sa quad shadow niya kasi alam niya na puputok ka agad yung deadly magic. So ang ginawa niya, bumalik siya sa may quad shadow sa likod para ibigay niya yung kill sa ibang hero, not on the core hero, which is the Kel VJ. So it was a nice decision, but what happened earlier, medyo sumalubsob, nagulat si Wise na, oh wait lang, tatlong hero yung nandun sa loob ng brushes, so wala na siyang option to back out. Big team fight in the middle lane, that's gonna be the triple sweep na ginamit dito ni Ito Max. Saber able to dash away, Blacklist International, wala silang bawi doon sa pick-off ng Omega, pero
Sila pa rin ang mag-umpisa ng Turtle, just trying to get a positioning around it. Now Omega, going closer to the Turtle. Itomax, will he go in? Wala pa siyang triple sweep, wala pa yung ultimate niya. KelVJ can go in with a Space Escape Retribution! Space Escape Takas, that's a hat-trick by KelVJ! Magic at its finest, ladies and gentlemen, KelVJ. Mukhang nakahula siya ng isang malupit. Oh. Minagic tricks niya talaga yung Turtle doon. Now you see it. Now you don't. Nahuling agad ni KelVJ. What a retribution. And now Smart Omega. Meron silang maliit na lead dito. Pero Itomax going in again with a triple sweep. Ibalik niya sa mid lane. But that is gonna be the kill there onto Haji. Sakit. Well, parang sure kill talaga yung support saber na may kasamang patas din na mag-burst damage. Oh my Venus will get stunned. Holy baptism. Holy dito si Jack Nu. They get knocked up by the Koopa. Surprise, if I'm not mistaken. Oh, Hep goes in. The flowing blood. The blood. Oh, the counterplay by Omega. Wala pa sila mahuli. Lumalaban pa rin dito si Ohep. But that's gonna be a kill for Smart Omega. Simple, smart sila. And now Renjo and Kelra going forward. Weiss gets taken out. Ice on the mid lane turret. Edward will try to do his best to defend this. Pero voila, that is the mid lane turret of Omega, or Blacklist International rather, going down. Ang ganda ng composition dito ng Smart Omega. Again, they're utilizing the strength of their heroes. Again, we're talking about KelVJ, yung poker tricks niya, na-abuse niya yung brush, yung surprise mechanic. Pagkapasok ni Ohibs, may brush na kuha niya lahat ng damage from the poker tricks, and there's no opportunity to life steal that damage away para kay Oheb dito. And with the strength of Omega when it comes to that fight, lamang sila ng hero counts, plus mo na rin dun si Koopa. So ang lakas ng strength ng pick up capability ng Omega. Conceal play stop there by Blacklist International. Holy Baptism catches two by Oh My Venus. Omega eyes set on stealing away the purple buff of Blacklist International. Blacklist moving forward, Wise and Edward zoning out Omega. They back off. Sadong risky na yung invade na yun. That's gonna be a full-on team fight. Sa maliit na eskinita doon, tas kalaban mo pa, Xborg, Alice. Omega playing it safe. Play safe. That's what they need to do. Kasi unti-unting nakaka-recover ang Blacklist International with the pick of capability and also when it comes to team fight. So ang kailangan lang nilang matahin dito sa side ng Smart Omega is si Wise palagi. So kapag si Wise merong Filaga armor, kailangan nyo munang kontrolin or hintayin na gumamit muna siya ng last insanity bago pumasok ang Smart Omega. Two-man rotation to the bottom lane, KelVJ and Renjo. Applying pressure onto the lane of Edward. Mag-invade naman sila dito para sa orange buff ni Wise. That's a lot of damage. Last insanity, hindi magagamit. Faraga armor gets to burst him down. Or they burst down the Faraga armor. Pero yung orange buff ata nakuha pa rin doon ni Wise. We're gonna have to double check. But here comes Ohev diving under tower with a blood all. Blood out. And there's the Winter Truncheon growing as a player. Kelra, nakaka-free hit siya. So that's gonna be the Alice going down. Ohev and Aji. Here comes the Omega counterplay. Oh my Venus, mahuhuli pa siya dito. Already using the flicker to get out of that. Trying to run away. Holy healing with the movement speed. Pero si Jack, ginamit yung conceal para mahuli. Deadly magic. And KelVJ takes down the queen. And Omega, Smart Omega are still in the lead here. Wow, 3-4-0 exchange in favor of Omega, punishing Blacklist International sa overextension nila from that top lane. Nakita natin kanina na si Oheb medyo bumabad doon sa may part ng top lane. Kahit gumamit siya ng Winter Truncheon, nakuha niya pa rin yung aggro ng turret because of the Blood Oath, and he will be punished for that. So Omega, nakikita natin yung strengths nila at gumapad na rin yung lead when it comes to net worth with almost 5.6k in favor. So that's 2 to 3 core items in advantage para sa side ng Omega. But ramdam mo na dito yung saber na damage. Kakakuha na lang din kanina ng Blade of Despair. Add mo pa dun yung high and dry na kapag solo hero ka lang at nakuha ka niya ng triple sweep, ilista mo na. Maghihintay ka talaga ng 30 seconds plus sa death timer mo. So yun yung strength ng Omega. Secure the pick off and then move at 5 afterwards. And now Blacklist International with a 7k gold lead deficit. Susubukan nila depensahan ang push na to galing sa Smart Omega. The Lord will be able to take down the second tier tower in the bottom lane. Meanwhile, Smart Omega Wise splitting focus. Wise, mahuli dito ng deadly magic. That's gonna be the like to final blow para maklear yung minion wave. Itomax with a conceal, pero hindi niya gagamitin yung triple sweep. Wala pang nahuli dito ng miyembro.
for eternity. Pero si Wise going in, masastun doon si Kel VJ with a holy baptism. Pero here comes the counterplay coming in from Smart Omega. The Harith is running wild all over. Pero the counterplay by Oheb, a shutdown on 2E to Max. Pero 2-for-1 trade lamang dito ang Blacklist International. Renjo, susubukan niya matumba. Ipatumba dito si Edward. Edward, will he be taken down by Omega? No! He gets to escape. Shadow kill in by Haji. Pero mababurst siya dito ng Smart Omega. Edward na lang ang makakadepensa dito. 4 seconds until Oh My Venus comes back. 7 seconds until Wise comes back. Tignan natin kung matatapos na lang Smart Omega bago makabalik dito ang mga miyembro ng Blacklist International. Focusing on the base. Will this be game? That's no more minions. Hindi pa matatapos ata. Pero natapos na nga ng Smart Omega. Ladies and gentlemen, para sa Battle of Legends, we have a game number 5 na patayo ka dito pa sa DDC. Ako sobrang ganda kasi na action eh. Nahuli ako kasi bilis ng Smart 5G yung connection natin. Pero wow, what a game. Ano mas mabilis? Yung 5G or yung pag upo mo? Yung ano eh, yung 5G. Yung 5G. Yung 5G. May ganyan pa akong unti. Ibang class. Possibilities. Slow means. Sarang eh. Mas na-surpresa ako sa para sa Blacklist. So far, so good naman. Eh, napapaflex na yung ano eh, paggamit ng mga assassins as supports na rin. Nakita natin yung Hayabusa niya, that killer instinct Kagura na nakita din natin. So, interesting rotations for Blacklist International. Your Omega nagpapakita rin ng mga bagong picks, mga bagong strats. So, I'm really glad we had this Battle of Legends to get a little bit of a teaser of what's to come in the next few months dito sa MLBB scene. Yeah, and sobrang interesting kasi, well, kahit 6-man ban itong tournament natin ngayon, nandun pa rin yung ano eh, yung ability ng dalawang teams na hindi tayo mapupunta ng comfort picks. Subukan natin tong mga ibang klaseng heroes na talagang nagiging meta na rin sa ranked games natin ngayon. And going to our draft, this is the Game 5 draft, ladies and gentlemen, the 5G draft. At Omega na maglalaro ngayon sa blue side at Blacklist naman na maglalaro sa red side. And the Lunox gets taken out by Blacklist International. Opening up the first pick, Benedetta, para sa Omega. And that's gonna be a pick na kaya nila i-flex. Pwede nila nilagay sa mga side lanes. Side lanes, pwede core. Pwede din KKLVJ. So tingin ko sobrang mas priority talaga sa bans ang mga flexible heroes such as the Jawhead na kita natin. Estes and Matilda is tingin ko respect ban for Oh My Venus. Mm-hmm. And yun din yung naging control. Uy, hindi lang yata si Saber ang mag-review ngayon. Let's go. Pakita naman na yung Zilong dyan. Zilong, support to. Wait lang. medyo tinis lang ngayon. Sabi siguro ni Haji. Pinapasarap lang eh. Pero still a good possibility ah. Kasi napapansin ko kahit sa Legend to Mythic tier, talaga na o-open na ang Zilong with the movement speed. Tapos nakakita pa nga tayo ng arrival play. Gamit yung kanyang Supreme Warrior, mas madali siya makapag-push. So I will not be surprised kung sakali magkaroon tayo ng Zilong pick dito sa Blacklist. Benedetta, XP lane ang lalaroin dito ng Omega as the Hayabusa is... Ay, wait lang, pwede din nila yan i-flex eh. Pwede din sila mag-swap, depende sa matchup sa side lanes. Either yung Hayabusa or yung Benedetta. Yung mag-core, no? Oh, yung mag-core. Then side lanes. Then side lane. Itamax picks up the Eve. Blacklist naman, again, gonna be showing up the Cho. Nakita na natin yung Cho pick kanina na ginamit ni Oheb. Yeah. So, sobrang effective ng Cho pick nila when it comes to isolating an enemy hero and also bursting it out. Ano pa nga ito eh? Kung di ko nagkakamali, ano siya, high and dry na Cho? Di ba? So, talaga mataas yung pick of capability. Parang ganun na rin yung nangyayari kapag support ka na assassin or na fighter. Magpipick ka ng emblem mo which is the high and dry and then go for the early burst such as the Blade of Heptasis into the BOD para makakuha agad siya ng magandang pick off. So yun yung meta ngayon. Kumbaga, nakikita kong meta, possible meta since na-abuse natin, sabi mo kanina, I completely agree with the PDEF and the MDEF reduction na pwede na mag-negative. Kumuha ka lang ng mga heroes na merong PDEF reduction or MDEF reduction, pwede mo na siyang gawin as support. Pwede mo agad siya makakuha ng magandang pick-off and nabubuhay na rin yung mga high and dry metas natin sa pick na to.
flexible talaga. Xborg at Alice sa mga huling ban ng Omega at Blacklist. Mukhang Harley naman ang bibilin din ng Blacklist International. Sila naman ang mag-Harley after going up the Harley of Omega earlier. So, early game pickoffs here for Blacklist International look good. Omega, are they gonna be picking up the Harith even at this point? Kasi baka yun yung magiging last pick dito ng Blacklist. Yes. Mag-Harith sila for that late game core. So, Omega naman ang magbibili ng Harith and pair it up with the Kufra. Now, a long time ago, hindi sila magkukufra. Pero, hindi ka na ako mag-history lesson dun para sa hero na hindi na pipili. Okay, so, Grock naman. Uy! Eudora Pobia para sa Blacklist, man. Confident pa rin. Talking about MDep to, MDep Reduction, dalawang heroes ang meron ng Blacklist International, Harley and the Eudora, na pwedeng mag-burst ka agad. Though, kahit medyo na nerf ng bahagya ang Eudora with this skill 1, yung superconductor niya plus yung superconductor passive niya na additional damage is lessened plus yung kanyang second skill na MDef reduction has been lessened as well. Nandun pa rin yung presence ng surprise. Again, utilizing the brush, the Eudora Phobia one-hit combo. Yung second skill, first skill. Alam natin dati, first skill, second skill, di ba? Para mas spread yung stun ng lightning ball. Pero ngayon, gawin mong second skill, stun, para mas mataas yung damage ng first skill, yung fourth lightning. So, now paired up with the Harley, kasi meron ako nakitang combo na isa pang iba pang team na gumamit nito. Na dahil nga, at that exact same day, binawasan yung damage ni Eudora at saka yung magic defense reduction niya, pinare siya with a Sylvana na may pangbawas din ng magic defense. So ngayon, yung Harley at saka Eudora na to, kailangan mo talaga mag-ingat kasi pareha sila may magic defense. So si Haji and Wise, Haji being a former jungler player, I feel like meron silang may konting mind link kung paano sila mag-rotate, paano sila makaka-pick off. You have to watch out for this combination, yung Harley at Eudora. At may Umay Venus po, palingkupa pa sila na makakastun at makakaslow. So, talagang ang hinihintay lang kumbaga ng Blacklist International is makahanap ng opportunity. It's either by camping on the brushes or relying kay Umay Venus sa mga disable niya to get that pick off. Exactly. Late game, medyo delicate dito ang Blacklist International. Mataas din naman yung damage nila sa late game. Pero dahil naka-purify si Kelra, may chance pa siya na maiwasan talaga yung control abilities ng Blacklist, no? Yeah. Since ang dami rin control ni ng Blacklist, talking about Edward sa mga knock-up strike niya, yung Jeet Kune Do plus the Way of the Dragon ni Oheb, talagang required siya na kumuha agad ng Purify at yun yung magsasalba sa kanya when it comes to late game. But look at the screen right now, ladies and gentlemen, Blacklist International, may idea sila na kumukuha na ng purple dito si KelVJ, but with the safety of the Quad Shadows, mukhang magkaroon tayong skirmish dito sa may turtle. Renjo Chaknu able to block out. Nope, wala pa ba block out doon? Ang bilis ni Kupa. Parang hindi na yata hyena yun, parang ano na yata, cheetah yung aso man. Bilis naman nun. Ay, naiwan mo kahit aso mo pa. Iwan mo po ako sa goal. Pero grabe, good attempt by Chaknu na gamitin yung Guardian's Barrier para subukan nila makahuli ng miyembro ng Blacklist International doon. At mataas din naman yung mobility nila. Wise? Teasing Renjo a bit, going in with the Space Escape. Mabilisan na combo. Pero may ultimate pa naman siya dito. Oheb lalabas, wala pa siyang level 4. Really close to hitting it though. Pero kailangan niya mag-back out muna. Blacklist International sila ang mag-umpisa ng Turtle. Hindi na ata makukontest dito ng Omega. Yup, and with that, lamang kaagad ng Blacklist International with at least 100 gold difference. But look at Kelra here. Oh, blocked off by the Guardian's Barrier and finished off by Kelra. That's gonna be the real world manipulation strikes by Itomax. Ang taas ng damage. The slows and the damage coming out of that Eve. Pa-force back ata dito si Haji, pero hindi. Still gonna be sticking around. Wala pang gamit yun, ha? Hindi pa lang yung gamit nun. Imagine ka, lalo kapag nagkaroon na ng Ice Queen 1 to si Etomax, mas mahihirap ang makagalaw ang members ng Blacklist International once meron na siyang real-world manipulation ulit. But Blacklist, since alam nila na yun yung strength ng Omega, or rather, vice versa, yun ang strength ng Blacklist going for the pick-off, si Chaknu just doing his job para i-check lahat ng brushes and providing information sa side ng Omega.
slow start by these two teams. Hinintay lang ata nila yung turtle. But knowing both of them, susubukan nila makukuha ng pick-off muna bago mag-umpisa yung turtle fight. Or early on, kung sino man mag-uumpisa ng turtle, magka-counterplay naman yung kabilang team. Bottom lane, susubukan ulit ni Chacto and Kelra. Pati Popolin Kuba Traps, give the information. So kailangan naman mag-rotate dito ni Chacto. Maghanap ng ibang target. Yup, hanap ng ibang target at mag-open ng opportunity sa side ng Omega para makakuha agad ng early pick-off. Na yun din yung strength nila ever since. Na kapag nakakaroon ng opportunity, makakakuha ng magandang Guardian's Barrier to isolate. Entry by both teams. Blacklist International tapping under towers. That's gonna be the deadly magic finishing off. Pero hindi, yung Hayabusa nakuha ng kill. The knock-up coming in from Edward. And now, Blacklist International and Omega even Stevens. Pero hindi, si Itamax ang mahuli doon. Blacklist have a bit of a lead here para sa first turtle. 8 seconds bago mag-spawn. 2-for-2 trade. Ranger nakaganti doon para sa Smart Omega. And now, let's see kung sino nga makukuha ng first turtle. Both junglers na force sila na mag-reset muna. Well, maganda rin yung nangyari kanina going back dun sa skirmish natin sa top lane. Ang ganda ng position dito ng Blacklist International, especially Wise, going behind Tier 1 turret, makakuha agad siya ng Deadly Magic proc. It was also a nice attempt kay Kel DJ. Pero na-stun ni Kel ni Haji, but Kel DJ still goes in, able to secure the kill. The wild charge by Chacno takes out Haji. And nakatakas pa nga si Kel VJ. Kala ko mahuli na nga siya doon. That's gonna be the deadly magic na doon sa Eve. That's gonna be the Harley getting taken out there. Omega fighting this out. That's gonna be a knock-up again. But this time coming in from Oh My Venus's Popol and Koopa. And 1-for-1 trade pa rin ang nakita natin. No clear lead just yet. Wow. Kita mo yung positioning ng Omega. Eto Max, kahit namatay siya, but he did his job na pagkatapos ng real world manipulation siya magiging main target ng Blacklist International. With that, nagkaroon sila ng opening para mahuli dito yung Harley ni Wise. And now, Blacklist International, since alam nila na, okay, once si KLVJ nagamit yung kanyang retribution, we can just freely take this turtle away. And Omega, naghahanap naman ng magandang breather para magkaroon ng catch up when it comes to the next skirmish. Nabigyan sila ng unti dito ng Blacklist International, but looking at the net worth, pantay na pantay pa rin. Medyo nagkakaroon na ng lamang, mga hundreds lang, pero what is the difference is yung Blacklist International, kahit lugi sila sa KDA, there's still a lot of space para sa Blacklist International to farm. Yeah. Renjo versus Edward. Nabal ni Edward dito si Renjo. But that's the Benedetta you're chasing after. Susubukan lang niya bawasan yun para mapaisip si Renjo kung magsistay pa rin siya sa lane or increase the possibility na makapick off. That's gonna be a two-man rotation dun sa top lane. Haji and Edward versus Renjo. Another kill para sa Blacklist International. 73 seconds bago mag-spawn ang ating third turn. Ginamit ni Renjo yung Electo Final Blow niya. Nakita ko kanina. Pero I'm not sure. Tingin ko hindi niya napansin na nandun din pala si Haji. Ang alam niya is nandun lang si Edward. So, it was a risky play. Medyo napunish siya doon with his movements. But looking at Smart Omega, okay pa rin. Hindi pa rin sila, hindi pa ganun kalaki yung impact or difference kapag nawala si Renjo from that play since nakuha niya rin yung maganda yung KDA. Conceal, three-man rotation, Void Crystal, the wild charge knock-up, and the shadow kill takes out Oheb's Joe. And Smart Omega are going to be focusing on pushing the bottom lane as Blacklist International, the Eudora from Haji, and Edwards Paquito. Tasa na yung pressure na ginagawa nila dun sa lane ni Renjo. Kailangan bumawi ng Omega sa ibang lane. Here in the mid lane naman, pasok si Renjo just to clear up the minion waves. Yeah, and clearing out the minion waves will force Smart Omega to react sa middle lane or mag-post sa middle lane. Na-combo andito si Renjo na dasb yung sword intent. Muntikan na nga siya. Pakaiwas ng buong damage na madidin siya doon ni Wise. But that's gonna be a big fight. Real world manipulation. Ginamit na taas ang damage output dito ng Smart Omega. Pero maka-counterplay ang Blacklist International. Itamax, Renjo, KelBJ, Chacno. Deleted off the face of the earth. Si Kelra na lang ang naiwan dito. Blacklist International build the first big lead of game number 5. Ang kate ng position, ang kate ng damage output ng Blacklist International. Nakita mo, isang iglap lang, Haji with his ultimate, Edward with the control, physical damage. Pero ang isang factor na talaga na nag-iba
na nagbigay sa kanila ng momentum is the, again, the ultimate of Haji plus the Fork Lightning Superconductor. Ang laking magic reduction na naibato niya from that fight. And I think he's going for the Glorious Wand right now. So a lot of magic reduction na naman yung pwedeng ibigay dito ni Haji. And that gave him the opportunity winning that fight 4-4-1. It's only in exchange for Weiss. Chocolate mahuli dito, Edward, with the kill off. You know that's gonna be going to Weiss. And Deadly Magic, the turtle gets secured by Blacklist International. Pero si Keller, napinas niya doon si Oheb. Renjo gonna be chasing after Haji. A little bit too risky, so kailangan niya mag-back out doon. Meanwhile, the middle lane, Edward with a mega kill. Naman kay Keller onto that Harith. Ito Max Void Crystal. And getting the slow onto Edward. Kailangan niya mag-back out doon. Pero nagbigay naman siya ng space para sa Blacklist International para matulak yung mid lane tower ng Omega. Which is sobrang importante kasi, again, going back to what I mentioned earlier, yung mga heroes dito ng Omega heavily relies sa purple. And yun din naman yung side ng Blacklist International. Mas nagkakaroon sila ng advantage kapag nagkaroon ng purple dito si Haji or especially kay Wise. Pero ang pinaka-priority dito kung sakaling magkakaroon sila ng double purple opportunity is para kay Haji. Nakita niya yung strength niya kahit na-nerf yung, si Eudora. Uh-huh. Again, easily transition after going for the Glorious One after getting the Clock of Destiny is really strong. Pati marami rin silang pang-secure ng kill with the magic. Jack with a wild charge. May interrupt doon si Edward. He takes a lot of damage. That's gonna be the Paquito going down. Shut down. Para kay Kel VJ. That's one kill for Smart Omega. Give him a little bit of a breathing room. 48 seconds bago mag-spawn yung Lord. Pero Blacklist International, tinutulak nila yung top lane. Pinapaalis nila yung Blacklist. Para yung Omega. Oo. Para mapa-ano sila, no? Mapa-free yung bottom. Mm. Wow, what a play here. Pero pwede na isa na to, ha? Isa lubsob to. Ha? Hindi alam ng Omega na dalawang heroes ng Blacklist yung nandun sa may bottom lane. Pwede lang i-trade itong tier 2 turret sa may bottom, then diretso TP ka agad nung nakita nila na dalawang heroes from Blacklist is pushing down the top. Yung gagawin doon ng Smart Omega, second tier tower sa bottom lane ng Blacklist International, ang nabasag nila. Pero top lane, hindi pa nila nababasag yung first tier tower. Ba-i-commit na dun ni si Renjo para makatulak. Pero yung Lord nandito na, mapapaisip talaga ng Smart Omega kung anong play gagawin nila dito as Blacklist International. Zoning out the members of Smart Omega sa may Lord Pit. Forward traps here by Oh My Venus. Tignan natin kung ano ang play dito ng Smart Omega. Kakakuha lang din ang Malefic Roar dito ni Edward, which is more damage kapag mas makunat yung kalaban. Wala na yung additional turret damage, but yung, again, we're still focusing on the P-Def reduction. Top lane, that's gonna be Wave the Dragon committed already. Renji, ginamit yung length of final blow na iwasan yung damage Weiss na Eudora, pero ito naman si Weiss. Deadly Magic Poker Trick! The full combo gets dished out by the core of Blacklist International. So, 5-4 na to. Mm-hmm. Mukhang si Oheb naman na magpupush ng top lane along with Weiss. Had a lot of pressure habang si Edward at saka si Haji naman ang mag-stay sa Lord. Umpisa na nila. Hahabol na lang si Weiss. Alam ng Blacklist International na okay, malaking factor si Renjo na pwedeng ipang-contest ng Smart Omega while taking the Lord. So, ang ginawa ng Blacklist International, si Chaknu is providing info dun sa may Lord area. So, burst Chaknu first. Then, yung dalawang heroes ng Blacklist International is sinisimula na agad yung Lord. So, it was a nice attempt from Blacklist International na ganun yung magiging play nila. And they will secure it. So, they're just wait. This will be just a waiting game para sa Blacklist International. Pushing down the bottom tier 2 turret of Omega. And then, after that, it's go time. Since yung Lord pumunta sa top lane. Oh. Lord marching down the top lane. Blacklist International with a 5,000 gold lead. Wow. With this Lord push. 12 minutes in. Makakadepensa pa ba ang Smart Omega? They do have Keldra's Harith as their late game insurance. Pero yung magic damage, first output ng Blacklist International, o masyadong mataas pa para sa Smart Omega. That's gonna be a 3-lane push right now. Oheb managing the bottom lane. The Lord at the top. Oh My Venus, Edward, Weiss, and Haji pupunta na sila sa top lane. Basag ba nila yung inhibitor turret? Here comes the middle minion wave. Wow. Kita mo naman kung gaano kalahat ka-push yung top lane and also the middle lane here. Pero magta-transition sa top ang Blacklist International. Huli dun si Gel VJ, the lightning ball and the ultimate from the Eudora. Grabe yung burst damage ni Haji. And that is the inhibitor down. That is the king down. And Blacklist International, sila pa rin
ang in control sa game number 5 after this minion wave push. Baka matapos na nila. Oeb, konting TP lang. Another pick after by Haji. The stun onto Renjo. Kailangan niya mag-heal. Itomax gets the trap. Gets bitten. That's a force back. Oeb, flicker. Jeet Kune Do. May way of the dragon pa nga kay Jacknu. And that is Jacknu going down. Kiel VJ and Renjo will try to hold on. Renjo gets taken out. At ang Blacklist International. Mukha sila. Sila na ba nga? Susubukan pa ni Kiel VJ, pero wala na. Ooh. That's a wipeout. At ang Blacklist International ang magwawagi dito sa Smart Battle of Legends Ring Around the Rosie. Nakita na natin to from Blacklist International. What a game for Blacklist International. Talagang trading ang nangyari. Nagkaroon ng salitan, but pero nakita natin talaga yung strength ng Blacklist International, surprising at us with that Eudora phobia na sobrang effective pa rin kahit na nerf siya, plus the MDef reduction na galing kay Harley. Exactly. Bumaba yung early game magic damage niya, pero andun pa rin yung scaling niya. Masakit na masakit pa rin. Yeah. Paired up with the Harley as well. Again, ito yung sinabi natin dun sa draft kanina eh. Yung magic defense reduction combo nila, ang taas. Nahirapan talaga yung mga miyembro ng Smart Omega na makahanap ng momentum. Mm-hmm. Kahit ang dami na nilang dash. They have multiple ways to entry ah. Pero ang dami rin pang hinto. Oo. Yung lineup ng Blacklist International. Yeah, pati ang dami rin nilang pang clear ng wave. Again, poking the enemies far away with the fork lightning plus the poker tricks. So, mawawala ka agad yung strength, or rather, magdadalawang isip yung Smart Omega to go in. Especially going for an assassin core, di ba? Yung kay Hayabusa. Every single time na ma-expose siya, kailangan, hindi niya afford na hindi umentry ng walang quad shadow. So, napakaliit lang ng time ni Kel VJ na makapag-burst ka agad ng kalaban. Yeah. But unfortunately, yung core hero naman ng Blacklist International is sobrang mobile with this mobility, yung kanyang second skill, yung tricks, yung space escape rather, is hindi pa niya enough ng time para makahabol or ma-secure agad yung kill after the shadow. Mm. Wow, what a game. The Battle of Legends does not disappoint. So much daw, pero parang grand finals na nakita natin. I mean, what do we expect from our top teams noong huling Southeast Asia Cup? Of course, nakita, nagwagi doon ang mga miyembro ng Smart Omega nung nasa ibang team pa sila. But the rivalry lives on. The respect is still there. Nakita ko nga ata doon si Coach Pong, parang nag-high five siya doon sa camera. Doon sa camera ng Blacklist International, nag-high five siya doon sa mga miyembro ng Smart Omega. And yeah, I feel like ito yung expected talaga makita natin na like the best from these two teams. Kahit off-season pa tayo, papakita na talaga nila na ready na kami. Yep, at handang-handa na yung dalawang teams natin for this coming season. So parang nagkaroon ng unting bawi, di ba? Ito ah, history ulit. Di ba? Going back season from that previous season, nanalo yung Blacklist International. Then after that tournament, nanalo yung Blacklist. Then this time, parang within this off-season tournament, nanalo ang Blacklist International. So parang parang merong pattern na nakikita, parang sa nangyari natin. I mean, Smart Omega nung yun, nasa ibang roster pa. Yeah, nung nasa ibang roster pa. Nasa ibang team pa yung roster ng Smart Omega. So, again, it still lives on. And maraming salamat sa inyong lahat sa pagpanood. Pero salamat din sa sa Blacklist International and Smart Omega for an unforgettable 5-game series. Again, ako po si Reptar, ito si TDZ. Maraming salamat. Tapos na po ang Battle of Legends. Pero di pa tapos ang programa natin. Like me, take it away. Maraming salamat sa ating napakapoging casters, so si TDZ at si Renmar the Reptar. And of course, congratulations sa Blacklist International at GGWP sa Smart Omega. Guys, hindi pa tapos ang programa natin dahil ngayon makakausap natin si Haji. Ayan, congratulations Haji! Napakaganda ng laro kanina. Alam mo, hindi ko alam kung yung kape na ininom ko kanina yun, pero tensyonado ako kasi hindi ko talaga alam kung saang direksyon papunta yung laro. At ang ganda nung labanan kasi, ay, ang ganda naman ng jersey. Yun na nga, guys. Ayan, grabe. Haji, ano bang masasabi mo dun sa labanan na nangyari kanina? Napakagandang laban. Parehas, seryoso. Parehas lamang. Parehas seryoso po.
Yun na nga eh, showmatch lang pero grabe, G na G ang dalawang teams natin dito. Siguro yan nga rin yung kapangyarihan ng 5G. Wala kayong delay, wala kayong atrasan sa isa't isa. Yun lang yung masasabi ko sa mga labanan kanina. Para sa'yo ba, Haji, ano yung pinaka-interesting part dun sa mga laban nyo kanina? Yung Eudora po. Ano ba yung mga strategy mo bilang Eudora kanina? Gustong-gusto ko kasi siya gamitin, kaya yun po yung pinanagustuhan ko. Ha, kaya naman pala, kasi expert na expert ang ating player dito na si Haji sa Eudora. Kaya naman pala, yun yung favorite na nangyari niya kanina. Pero anyway, congratulations once again. I will leave you guys to celebrate your victory. Pero guys, ang galing talaga ng laban kanina. Congratulations. Thank you po. Ayan, thank you so much for the legendary match, Blacklist International and Smart Omega. Congratulations talaga. Napakaganda ng labanan na nakita natin kanina. Biruin nyo guys, umabot tayo ng game number 5. At not only that, napakadikit ng game number 5 natin kanina. Kaya hindi talaga natin alam kung sino nga ba ang magwawagi in the end. Pero ngayon, alam na natin na Blacklist International ito. Congrats din of course sa mga nakasama natin throughout the day. Tulad na lang ng ating gamers na sila Payne and Lou, Dexy Diaz, Nyx, News, Show My Rice,